Kailangan daw ng Pilipinas ang dagdag puwersa na militar ng Amerika para matugunan yung mga pangangailangan ng mga nasalanta ng superbagyong Yolanda. Ayon yan sa ating Department of Foreign Affairs. Pero ayon naman sa isang political analyst, importanteng magdahan-dahan lang ang ating gobyerno sa pagpapapasok sa anumang kasunduan. Nakatutok si Teresa Andrada. Ilang araw bago tumama ang bagyong Yolanda sa Eastern Visayas, deadlock ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Amerika para magdagdag ng puwersa ng Amerika dito sa ating bansa. Ayon kay Defense Secretary Volker Gasmin, isa sa mga hindi napagkasunduan ay ang hindi raw pagpayag ng Amerika na magkaroon ng access ang Pilipinas sa mga temporary U.S. facility na iseset up sa bansa. Pero dahil sa nangyari sa Eastern Visayas, posible kayang napalambot na ng bagyong Yolanda ang deadlock na ito? Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na higit nating kailangan ngayon ng increased rotational presence ng Amerika sa Pilipinas. This demonstrates the need for this framework agreement that we're working out with the United States on increased rotational presence, because it accentuates to make humanitarian assistance and disaster relief and response. Bukod sa relief goods, gumamit pa ang U.S. ng ilang sasakyang panghimpapawid, pati na ang aircraft carrier na USS George Washington para tumulong sa humanitarian efforts. Pero para kay Senador Juan Ponce Enrile, hindi ito sapat para pumayag ang gobyerno sa kagustuhan ng Amerika. We do not always have that kind of a problem. The anticipation of such a disaster would always be a just or any contingency will be a justification for the presence of other troops. Malinaw raw kasing nakasaad sa saligang batas na bawal ang pagtataguyod ng permanenteng foreign military base sa Pilipinas. Kaya ayon kay Enrile, kailangang dumaan sa pagsusuri ng Senado ang binabalangkas na framework agreement. Marami raw kasing tanong na kailangang masagot, gaya na lang ng dalas ng pagpunta ng tropa ng mga Amerikano. Sino ang gagasto sa logistics at saan sila mananatili? Paalala naman ng isang political analyst, magdahan-dahan sa pagpasok sa kasunduan. Imbis na makatulong, baka magdulot pa raw ito ng kapahamakan sa atin. They will be bringing their military troops. Eh kung pagtiringitara ng kaaway nila yung base na wala sila doon, okay, safe sa kanila. Pero tayo, hindi tayo makaalis. Hindi rin daw assurance ang kasunduan na makatutulong ito sa hidwaan natin sa China sa issue ng West Philippine Sea. Should the Chinese continue to patrol, will the U.S. go out and block or stop them? Kung if they will, dapat nakalagay sa contract yan. Without that, ano pang makuha natin? Sitting duck tayo eh. Para sa grupong bayan, pagpapakita lang ito ng kahinaan talaga ng pamahalaan sa pagtugon sa kalamidad. Sabi ni Profesora Clarita Carlos, ang mga agam-agam sa kasunduan pwede namang masolusyonan. Dapat kasi klaro yun, hindi ba yung visiting forces agreement kaya tayo nagkagulo dahil hindi masyadong klaro yun doon sa in case of criminal cases. Eh magka-leksyon na tayo ngayon. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.